Ryan, nandito tayo ngayon sa Pagkain Pinoy. At nandito na rin tayo ngayon sa Australia. So, I will do my best na makapagluto sa inyo every week. At yung lulutuin natin ngayon is napakadali lang. Ito yung trademark ng Filipino cuisine. Ito yung pork adobo. Isa to sa pinakamabilis lutuin na, at available yung mga ingredients natin. Readily available siya sa kitchen. So, ito yung mga ingredients natin. 500 grams pork, 1/2 cup soy sauce, 1/4 cup vinegar, 6 cloves garlic, minced, 1 tablespoon peppercorn, 5 pieces bay leaves, salt, 1 cup water, and 2 tablespoon cooking oil. So yung iba, minamarinate pa muna nila itong pork, kasama yung ibang ingredients, pero itong gagawin natin ngayon is quick and easy version ng pork adobo. So, iset lang natin yung ating induction cooker. Then, ilalagay na natin itong ating cooking oil. Gigisahin na natin itong ating bawang. Lagay na rin natin yung ating dahon ng laurel. Then, ilalagay na natin itong ating pork. So, sa pork adobo, maraming iba't ibang version ng pork adobo. Merong pork adobo with pineapple, meron namang adobo sa gata, at maraming ways para lutuin itong pork adobo. Siyempre, itong ginagawa ko, as I said, yung mabilis lutuin. Kasi halimbawa, yung anak nyo galing from school at gutom na, siyempre, kailangan makapagluto kayo ng mabilis. Ito yung mga easy meal na ginagawa ko. Siguro in less than an hour, luto na yung pork adobo. Okay, so lagay na rin natin itong ating peppercorn. Lagay na rin natin ang salt. So sa salt, ang ginagamit ko kasi itong Himalayan salt. Pero yung white salt or cooking na yung pangluto talaga, pwede din yon. So sa salt, tansahin nyo na lang. Okay, ngayon ilalagay na natin itong ating vinegar. Kapag nilagay na natin itong ating suka, dapat hindi muna natin siya haluin. Hayaan natin siyang kumulo for about 3 to 5 minutes. Okay, so pwede na natin itong haluin ng konti. Then ilagay na natin itong ating soy sauce. Okay, so haluin lang natin ulit. Then, dagdagan natin ng konting tubig. So, hahayaan lang natin itong kumulo for about 20 to 25 minutes para lumambot yung ating pork at maluto siyang maigi. So, iwan muna natin ito. Luto na itong ating pork adobo. Pwede ko nang patayin yung apoy. At ilalagay ko siya sa isang serving bowl. So, as I said, pwede na kayong mag-stop dito sa procedure na to kung gusto niyo na medyo may sabaw yung inyong pork adobo. So, kung gusto niyo naman na prituhin pa siya, pwede din yon. So, ito na yung ating final product. Ito na yung ating authentic, simple, and easy pork adobo. I hope nag-enjoy kayo sa pagluluto natin ngayon at natuto rin kayo. So ngayon, tikman natin itong ating pork adobo. So, meron akong fork. Naku, masarap to pag may kanin eh. Kaso, nag-dinner na ako. So, try ko lang. Ito.
Medyo mainit pa, so hipan ko lang ng konti. Mmm! It's so good. Ito talaga yung hinahanap-hanap ko na pork adobo. Siyempre, lalo na sa mga overseas, sa mga nasa overseas, medyo struggle sa atin yung pagluluto ng mga Pinoy food. Pero this one, I assure you, ito yung Filipino pork adobo na hinahanap-hanap nyo. And thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe to our channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At i-visit nyo rin yung ating Instagram at yung ating website at www.pagkainpinoytv.com at bagong channel sa YouTube, yung aming travel blog kung saan nandun namin finifeature yung aming travel overseas. So, thank you for watching guys and see you next time! Bye!